Dami nating pagkain ngayon, ma. Kaya, gutom ka na ba? Ito, ikukuha na kita ng karne. Isang gusali sa Lotus Riverside Complex sa Minhang District ang bumagsak na ikinasawi ng isang trabahador doon. Iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng pagguho. Matapos ang insidente, inilikas sa eskwelahan ng mga residente ng dalawang gusali. Nakakatakot yun, ha? Oo nga. Nakakatakot talaga. Dagwang, wala namang problema yung project mo, di ba? Lahat ng nagtatayo, nagtitipid ngayon sa materyales. Kaya maraming gusali ang bumabagsak. Dagwang, nakakamatay ang mahinang kalidad ng paggawa. Hindi ka dapat maging pabaya. Bilang mananampalataya, dapat may prinsipyo tayo sa mga ginagawa natin. Hindi tayo dapat gumawa ng mali at mapanlinlang na bagay. Kumain ka na lalamig ang isda. Okay, kumain ka pa ng isda, oh. Apa! Magpakabusog ka. Ito, may ilang mga mali rito. Chinua, may naghahanap sa'yo. Oo, sige. Pakiayos mo na lang. Oh, Sister Zhang. Halika, dito tayo mag-usap. Sister Cheng, may problema. Hinuli si Sister Fang. Ha? Huh? Kailan yun nangyari? Kagabi. Nag-uusap sila ni Sister Song nung isumbong sila ng mga kapitbahay. Eh si Sister Song? Nagawa niyang tumakas. May inayos na ang iglesia na pagtataguan niya. Paano na yung gawain sa iglesia? Yun na nga ang kailangan nating pag-usapan. Pareho naman tayong pamilyar sa gawain doon. Gusto mong tulungan kita sa mga gawain sa iglesia sa ngayon? Yun nga ang naisip ko. Ang una natin dapat gawin, protektahan ang mga kapatid nating nanganganib. Tama. Tayo na. Kamakailan, dahil sa mahigpit na pagmamatsyag ng Longcheng Municipal PSP, 26 na miyembro ng iglesia ng makapangyarihang Diyos ang inaresto, kasama ang 5 pinuno ng iglesia at 8 mangangaral. Sa ngayon, nakahuli na ng 152 na miyembro ng iglesia ng makapangyarihang Diyos ang provincial PSP. Gabing-gabi na. Nasaan na ba siya? Inaaresto ang mga naniniwala sa Diyos. Pero pumupunta pa rin siya sa meeting. Kapag inaresto siya, baka kung anong gawin sa kanya. At pati ng buong pamilya magdurusa ng dahil lang doon. Hanapin mo nga siya. Huwag ka nang gumawa ng tungkulin sa iglesia. Simula ngayon, sa bahay na lang tayo magbasa ng salita ng Diyos. Dagwang, kung hindi na tayo makakagawa sa iglesia dahil sa takot sa CCP, di ba mawawalan tayo ng patotoo? Paano yung naging tapat na pananampalataya? Inaalala lang naman kita eh. Kung buong maghapon kang nasa labas at mahuli ka na CCP, pahihirapan ka nila. Pipiliting magtaksil sa Diyos at iglesia. At posible rin patayin ka nila. Nasa bansa tayo ng Communist Party. Sa tingin mo ba makakamit natin ang katotohanan dito nang hindi inuusig? Imposible yun. Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang sinamang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At sinamang mawalan ng buhay niya dahil sa akin ay makakasumpong nun. Nakalimutan mo na ba yun? Inaresto ang pinuno ng iglesia at nangangailangan ng iglesia ng gagawa ng gawain dun. Wala nang ibang mas maghahayag sa tunay na pananalig at katapatan ng mga tao. Sa ngayon, maraming mga kapatid sa iglesia.
Sa malulupit na kalagayan tulad ito, mas lalo tayong dapat na manalig sa Diyos. Walang makakapigil sa gawain ng ebanghelyo ng Diyos. Paano? Mauuna na ako sa inyo. Chengwa, sumama ka. Malilibre ng dinner si boss. Oh, hindi ako pwede. May gagawin ako eh. Nangangailangan ng pagdanas sa paghatol, pagkastigo at pagdadalisay ng Diyos ang pagiging tapat. Doon lang natin matatakasan ang kasamaan. Tama. Tingnan! Tingnan niyo sila! Tinis! Sinayin niyo! Ay! Sister Zhangji, 23 boto. Sister Chengnu, 25 boto. Sina Chengnu at Zhangji ang napiling maging mga pinuno ng iglesia. Salamat sa Diyos. Mr. Liu, may problema. May nakita kaming bitas sa floor support beam. Anong palapag? Sa pangwalo. Tingnan natin. Saan ba? Alin dyan? Yung isang yun. Doon. Saka doon. Ito, ito, saka ito. Tatlong lugar, di ba? Tatlo pa lang ang natuklasan namin. Tingnan natin. Sige. Paano lilinisin yan? Bukas na ang handover. Hindi natin to ng ganito, di ba? Maayos ba to, Mr. Zhang? Oo. Na! Hello? Ano? Siya lang ang nag-iisa kong anak. Kapag may nangyari sa kanya, paano ko magpapatuloy? Ma, kamusta si Dekwang? Oh, nasugatan ang ulo niya. Posible siyang dumanas ng delayed hemorrhage. Pag malala, pwede malagay sa panganib ang buhay niya. Paano to nangyari? Noo, pareho kayong naniniwala sa Diyos, di ba? Ba't hindi pinoprotektahan ng Diyos niyo si Dekwang? Auntie, huwag ka nang umiyak. Bigla na lang pumagsak ang buhat-buhat ng isa sa mga tower crane sa site. Yung isa sa kanila namatay agad. Kaya maswerte ang asawa mo na naligtas ang buhay niya. Wang Ling, gusto ko sana siyang makita. Ilang araw nang walang malay si Dekwang. Kapag nagpatuloy ito, hindi magiging maganda ang mangyayari. Kailangan ihanda mo ng sarili mo. Noo, anak. Kailangan mong kumain. Pa, wala po akong gana. Ay, ang anak ko. Lungo, anak. Sasamahan kitang maglakad-lakad. Ma, alam kong may aral na dapat kong matutunan sa nangyari kay Dekwang. Pero hindi ko maintindihan. Para sa gawain ng iglesia, sumusugal ako na mahuli at makulong. Gumagawa ako hanggang madaling araw. Naghihirap para sa Diyos. Kaya paano nangyari ang ganito kay Dekwang? Ba't di siya prinotektahan ng Diyos? Masama ang loob ng mama niya sa akin. Kinukutsa ako ng mga kaibigan ko. Nanghihina ako. At ayokong gawin ang mga tungkulin ko.
Noo, anak. Naiintindihan ko ang panghihinang nararamdaman mo. Pero di natin dapat sisihin ng Diyos. Sabi ng mga tao, nangyayari ang mga aksidente at hindi mauhulaan ng buhay. Sa buhay nating ito, kailangan nating dumanas ng mga problema. Pag nangyayari ang sakuna sa mga di naniniwala, nagiging malungkot sila at walang magawa. Pero bilang mananampalataya, kahit masakit sa atin ang mga pangyayaring ganito, pwede tayong manalangin at umasa sa Diyos. Nararamdaman natin ang presensya niya at nasa atin ang paggabay ng mga salita ng Diyos. Kahit na nagdaramdam tayo, hindi yun masyadong masakit. Nang dumating ang mga pagsubok kay Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Sinabi niya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at di tayo tatanggap ng masama? Isang matapat at tuwid na tao si Job. May takot sa Diyos at lumayo sa masama. Sa lahat ng bagay, ayaw niyang magkasala ang bibig niya. Pinuri ng Diyos si Job, tinawag na kumpletong tao. Noo, anak. Hindi ba lagi mong ibinabahagi na dapat nating gayahin si Job at maging tapat na tao? Bakit ka nagre-reklamo ngayong nangyari ito kay Degwang? Hindi yan gagawin ng isang tapat na tao. Noo, dalawang araw ka nang hindi natutulog. Nagbabantay naman dito ang papa mo. Umuwi ka muna at magpahinga. At magbasa ka ng salita ng Diyos, ha? Gaano karami ang naniniwala sa akin upang pagalingin lamang sila? Gaano karami ang naniniwala sa akin para gamitin ko lamang ang aking kapangyarihan sa pagtaboy ng masasamang espiritu mula sa kanilang katawan? At gaano karami ang naniniwala sa akin upang makatanggap lamang ng kapayapaan at kaligayahan mula sa akin? Gaano karami ang naniniwala sa akin upang hingan lamang ako ng higit pang material na kayamanan? At gaano karami ang naniniwala sa akin upang gugulin ang buhay na ito sa kaligtasan at upang maging ligtas at tiwasay sa mundong darating? Gaano karami ang naniniwala sa akin para maiwasan lamang ang pagdurusa ng impyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit? Gaano karami ang naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang ginhawa, ngunit hindi naghahangad na may makamit na anuman sa mundong darating? Nang ako ay naghatid ng aking matinding galit sa tao at kinuha ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, naging mapagduda ang tao. Nang ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. Nang hiniling sa akin ng tao na pagalingin siya, ngunit hindi ko siya kinilala at nakadama ng pagkamuhi para sa kanya. Ang tao ay lumayo sa akin at hinangad ang paraan ng mga mangkukulam at mangbabarang. Nang inalis ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, nangagsiwalaan ang lahat ng walang bakas. Sa makatwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako'y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming pakinabang. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay isang hubad na pansariling interes lamang. Ito ay ang relasyon sa pagitan ng tagatanggap at tagabigay ng mga pagpapala. Upang maging malinaw, ito ay tulad ng relasyon sa pagitan ng manggagawa at amo.
Ang manggagawa ay gumagawa lamang upang tumanggap ng mga gantimpala na ipinagkakaloob ng amo. Sa isang relasyong tulad nito, walang pagmamahal. Isang kasunduan lamang. Walang pagmamahal at minamahal. Kawang gawa at awa lamang. Walang pag-unawa. Panlilinlang lang at pakiramdam na wala nang magagawa. Walang pagpapalagayang loob. Isa lamang look na hindi maaaring mapagdugtong. Inilagay ko ang tao sa mahigpit na pamantayan mula pa noon. Kung ang iyong katapatan ay may mga kaakibat na intensyon at kondisyon, kung gayon, hindi ko na naisin ang iyong kung tawagin ay katapatan, sapagkat ako'y nasusuklam sa mga nanlilinlang sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga intensyon at nangingikil ng mga kondisyon sa akin. Ang nais ko lamang ay maging tapat ang tao sa walang iba kundi sa akin at gawin ang lahat ng bagay para sa kapakanan ng at patunayan ng isang salita, pananampalataya. Aking kinamumuhian ang inyong paggamit ng matamis na pananalita para masiyahan ako. Sapagkat, lagi ko kayong pinakikitunguhan ng may buong katapatan. At kaya nais ko rin kumilos kayo sa akin ng may totoong pananampalataya. Tiyak na ibinubunyag ng salita ng Diyos ang tunay kong kalagayan. Ganado lang akong gawin ang mga tungkulin ko pagligtas ang pamilya ko. Matapos ang aksidente ng asawa ko, nagreklamo ako at sinisi ang Diyos. Ginagawa ko ang mga tungkulin ko para magkamit ng mga biyaya at pagpapala. Hindi yun tapat na paggugol para sa Diyos. Paggawa yun ang tungkulin ko para magkamit ng mga biyaya. Hindi ba yun pakikipagpalit sa Diyos at panlilin lang sa Diyos? Hindi yun ang kahulugan ng pagiging tapat na tao. Bakit? Hindi ko yun naunawaan noon. Hindi ko siya kilala. Sige, makakalis ka na. Ikaw, halika! Namumukhaan mo ba ang taong to? Hindi eh. Eto. Hindi rin. Tinignan mo ba? Hindi ko siya kilala. Yan, taong ito. Hindi ko pa siya nakikita. Talagang hindi mo siya kilala? Hindi talaga. Ikaw, miss. Halika rito. I-report mo pag nakita mo, ha? May gandip pala yun. Oo, sige. Ikaw, halika. Nakita mo na ba itong tao sa litrato? Ikaw, halika. Sandali. Ito? Hindi ko pa nakikita yan. Kilala mo itong nasa litrato? Hindi eh. Yan taong to. Uy, sandali lang. Halika parang dito. Pamilyar siya. Tignan mo mabuti eh. Parang si Dr. Cheng to. Alam mo kung nasa siya? Teka, kadadaan lang dito ng biyena niya. Teka, bulin natin! Mama, sa City Hospital. Sige. Diguang, gising ka na ba, Diguang? Diguang! Gising ka na nga, Diguang! Doktor! 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 Ba't di niya sinasagot ang phone niya? Mama, pakibilisan lang! Sige, pa-check naman.
kailangan pa siyang obserbahan. Sige, salamat. Buti gising na siya. Iwan muna namin kayo. Oo, sige. Nuwo, bilis! Dali! Bakit, ma? Hinahanap ka ng pulis. Meron silang litrato mo. Ano? Kailangan mo nang tumakas. Kapitan, ma. Papunta na kami sa ospital. Bilisan mo. Lagi kang makikinig sa lola mo, ha? Maliwanag. Baka walang ng mama mo. Mama! 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 Huwag siyang haya, tumakas! Wishat! Nasaan si Chengo? Naman. Gumagaling ka na. Pero kailangan mo pa magpahinga. Okay, salamat. Sige. Kung tama si Dr. Wang, makakatayo at makakalakad ka na. Gusto mong subukan? Oo. Talaga? Sige, halika. Maglakad ka. Tulungan niyo ako. Dandang. Papa! Aba, nakaupo na siya. Oh, ito na si Kai. Alam kong puyat kayo dahil sa pagtulong sa amin. Maraming salamat, ha? Kung hindi nyo kami tinulungan, hindi ko kakayanin ang pag-aalaga sa dalawang yan. Nako, hindi nyo kailangang magpasalamat sa amin. Ginagawa lang namin ang dapat namin gawin. Naalala ko lang, kamusta na kaya si Nu? Ma'am, inaalagaan siya ng mga kapatid namin, kaya huwag kayong mag-alala. Tama? Kai? Hmm? Susunduin kita mamaya, ha? Opo, teka. Sige, bye-bye. Magdala kayo ng Bowsy. Kainin niyo sa daan. Sige po. Magpahinga ka, ha? Alis na kami. Sige, ingat kayo. Sige, opo. Ingat sa daan. Bakit, anak? Kailan po kasi babalik si Mama? Namimiss ko na siya, eh. Mama! Babalik din si Mama, okay? Sister Tan, maupo muna tayo rito sandali. Sige. Sister Cheng, mas maayos na bang lagay mo ngayon? Salamat sa Diyos. Binasa kong salita ng Diyos at sa pagbabahagi at suporta ng mga kapatid, mas maayos na ngayon ang lagay ko. Yung naging aksidente ng asawa ko at tangkang pag-aresto ng CCP. Ang nagbunyag ng tunay kong katayuan at mga tiwaling disposisyon. Ito. Salamat. Masyadong maliit ang pananalig ko. Nang ligtas ang pamilya ko at maayos ang lahat, nagpasalamat ako sa Diyos at gusto kong gumawa ng mga tungkulin ko. Pero nang subukin ako, tinangka akong makipagtalo at nagreklamo sa Diyos. Naging negatibo at mahina ako, nawalan ako ng gana. Talagang ang kulang ako sa pagsunod sa Diyos. Ang pagdanas ng mga pagsubok at kakayahang makita ang sariling kakulangan, malaking kapakinabangan na yan. Sa pamamagitan ng panalangin, napagtanto kong hindi talaga pagsunod sa Diyos yung mga naging paggugol ko. Di ko tinutupad ang tungkulin ng isang nilikhang tao. Ginagamit kong paghihirap at gawain ko para magkamit ng
bahagi sa kaharian ng langit. Di ba pagtatangka yung makipagpalit sa Diyos? Di ba panlilin lang at panggagamit yun sa Diyos para makamit ang sarili kong layunin? Napagtanto ko yun nung mga nakaraang taon. Itinuloy ko ang pagiging tapat. At kahit hindi na ako gaanong nagsisinungaling at nanlilin lang ng mga tao, nakikipagpalit pa rin ako sa Diyos. Hindi ba mas malalang pagiging tuso yun? Hindi ako isang tapat na tao. Maglakad tayo habang nag-uusap. Kung wala ang mga nahayag ng mga pagsubok, di natin mauunawaan ang karumihan sa paniniwala natin sa Diyos o ang mapanlinlang na intensyon sa pagtatangka nating makipagpalit sa Kanya. Merong kasabihang pinapakita ng kahirapan ng tunay na kalikasan ng tao. Ginagamit ng Diyos ang pagsubok para ibunyag ang tao, para makita natin ang ating diwa at ang lalim ng pagtiwali sa atin ni Satanas. Para masubok kung ang pananalig natin sa Diyos ay totoo o hindi. At kung talagang ang mga puso natin ay tapat o mapanlinlang. Kailangan ito para makilala natin ang sarili at maituloy ang pagiging tapat na tao. Tama. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sister Song, tuloy ka. Sige. Narito na pala ang lahat. Kumusta, Sister Song? Sister Song! Sister Cheng, nagulat talaga ako na makita ka rito. Oo nga. Mahigit isang taon na nang makita ko na. Oo, na tayong lahat. Nabalitaan ko kamakaila na narito ka rin. Oo. Ang pinakamalaki kong natamo sa panahong ito ay ang karanasan at karunungan tungkol sa pagiging tapat na tao. Lalo na sa binunyag ng karanasang ito na pagtanto kong para maging tapat, hindi lang natin dapat lutasin ang mga kasinungalingan natin. Unahin nating lutasin ang panlilin lang sa mga puso natin. Oo. Kapag nilutas natin yon, hindi na natin matatangkang dayain ng Diyos. Masusunod at masasamba na natin siya ng totoo. Hindi na tayo magsisinungaling sa ibang tao at mamamahal na natin ang iba gaya ng sarili natin. Ito ang pamantayan ng pagiging tapat na tao at ang anyo ng isang tunay na tao. Tama. Tama. Salamat sa Diyos. Gusto ko pa rin hanapin ang mga sagot tungkol sa kung paano ang panlilinlang sa puso natin at napakasama nating kalikasan ay mababago para maging tapat na tao. Sister Cheng, isang ang napakagandang tanong yan. Para maging isang tapat na tao, di lang natin dapat lutasin ang pagsisinungaling. Mas kailangang lutasin ang katusuhan sa puso natin, pero napakahirap gawin nun. Oo nga. Madaling kilalanin ang panlabas na kasinungalingan, pero hindi madaling makita ang panlilinlang sa puso natin. Tama nga yun. Sabi sa Biblia, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Ang pagpapasama ni Satanas sa sangkatauhan ay pagpapasama sa mga puso natin. Ang napakasamang mga lason sa puso natin ang gumagawa sa masama nating kalikasan na pinagmumula ng katusuhan natin. Kung wala ang paghatol ng mga salita ng Diyos at paghahayag ng mga katotohanan, hindi madaling matutuklasan ang pinagmumula ng mga kasinungalingan ay ang napakasama nating kalikasan. Bakit ba tuso at mapanlinlang ang mga tao? Ba't may masama tayong intensyon sa kabila ng paniniwala sa Diyos? Bakit nakikipagpalit tayo sa Diyos? Nasaan ba ang ugat ng mga problemang ito? Manood tayo ng ilang video ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Oo. Ang tiwaling disposisyon ng tao ay nagmumula sa pagkalason sa Kanya at pagyurak ni Satanas mula sa napakalaking pinsala na idinulot ni Satanas. Sa kanyang pag-iisip, moralidad, pangunawa at katinuan. Ito ay tiyak na dahil ang mga pangunahing bagay na ito ng tao ay ginawang tiwali ni Satanas at hindi na lubos na tulad ng orihinal na pagkalikha ng Diyos sa kanila. Na ang tao ay lumalaban sa Diyos at hindi nauunawaan ang katotohanan. Sa maraming taon, ang mga kaisipan na inasahan ng mga tao para sa kanilang pananatiling buhay ay sumisira sa kanilang mga puso. Hanggang sa punto na sila ay naging taksil, duwag at kasuklam-suklam na. Hindi lamang sila kulang sa matibay na kalooban at kapasyahan, subalit sila rin ay naging gani, mayabang at matigas ang ulo. Sila ay kulang sa anumang kapasyahan na nangingibabaw sa sarili. At higit pa wala silang katapangan upang iwaksi ang mga paghihigpit ng madidilim na impluwensyang ito.
Ang mga kaisipan at mga buhay ng mga tao ay bulok. Ang kanilang mga pananaw sa paniniwala sa Diyos ay nananatiling di matingnan sa kapangitan. At kahit kapag ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga pananaw sa paniniwala sa Diyos, hindi yun makayang pakinggan. Ang mga tao ay duwaglahan, walang kakayahan, kasumpa-sumpa, gayon din ay marupok. Hindi sila nakadarama ng pagkasuklam para sa mga puwersa ng katiliman at di nakadarama ng pagmamahal para sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang lahat upang mapaalis sa mga ito. Noon nang hindi pa nagiging buhay ng mga tao ang mga salita ng Diyos, ang kalikasan ni Satanas ang nangasiwa at nangibabaw sa loob nila. Anong partikular na mga bagay ang nasa loob ng gayong kalikasan? Ito ay karaniwang dahil sa nakapaloob na lason ni Satanas. Ang lason ni Satanas ay maaaring lubos na maipahayag gamit ang mga salita. Halimbawa, kung tatanungin mo ang ilang masamang tao kung bakit nila ginagawa ang isang bagay, sasagot sila, iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Ipinahahayag ng isang pariralang ito ang ugat ng suliranin. Ang lohika ni Satanas ay nagiging buhay ng mga tao. At anuman ang kanilang ginagawa, para lang ito sa kanilang sarili. Sa palagay ng lahat, iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Ito ang buhay at ang pilosopiya ng tao at kinakatawan din ito ang kalikasan ng tao. Iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Ang pahayag na ito ni Satanas ang malinaw na laso nito. At pag isinabuhay ito ng tao, nagiging kalikasan ito ng tao. Ang kalikasan ni Satanas ay nailalantad sa pahayag na ito. Lubos nitong kinakatawan ito. Ang lasong ito ay nagiging buhay ng tao at nagiging saliga ng kanyang pag-iral. Ang sangkatauhan na ginawang tiwali ay patuloy na pinangingibabawan ito sa loob ng libo-libong taon. Tama yun. Oo nga, tama yun. Talagang tumatago sa mga salita ng Diyos. Ganun na. Tama nga, maliwalaman sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang ugat ng ating panlilinlang. Oo. Oo. Ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Lahat ng satanikong lason, lohika at pilosopiya ay matagal nang nag-ugat sa mga puso natin. Ang mga ideyang iniisip lang ng tao ang kanyang sarili, gagawin ng tao lahat upang yumaman, at ang kamay sa kapangyarihan ay kamay sa sariling kapalaran. At namumuno ang nagsisikap gamit ang isip, pinamumuno ang gumagamit ng kamay. Oo. At nagsisikap ang ilan na maging opisyal para lang kumain at uminom. Oo. Ang mga satanikong pilosopiyang ito ang nagiging tuntunin kung saan nabubuhay ang sangkatauhan. Kung nabubuhay ang tao sa mga satanikong pilosopiyang ito, mas lalo silang nagiging mayabang, mapagmataas, tuso at makasarili. Tama. May sarili silang mga layunin at intensyon sa lahat ng bagay. At nauuna ang interes nila. Ginagawa nila ang anuman para sa pera, kapangyarihan at katayuan. Oo. At dinadaya at nagbabalak ang mga tao laban sa isa't isa. Hanggang sa puntong ginagamit ng magkakaibigan at pamilyang isa't isa. Oo, tama nga yun. Talaga. Masaya nating hinaharap ang nakakatugon sa interes natin. Pero pag nanganib ang interes natin, kaaway na natin sila. Tama. Meron man lang bang konsensya o pagiging makatao sa ganung pamumuhay? Walang makatao. Walang. Ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Hanggang sa puntong mas demonyo na tayo kesa sa tao. Na humantong sa pagiging masama ng mundo at ng ugnayan ng mga tao. Tama. Ang sangkatauhan ay naging mga inapo ni Satanas. At gaya ng pagiging mapanlinlang ni Satanas, tuso at mapanlinlang din ang mga tao. Oh. At kagaya ni Satanas, lumalaban din ang mga tao sa Diyos. Oo, oh, tama ka. Ito ang diwa ng pagiging tiwali ng tao dahil kay Satanas. Oo nga. Ang ganitong sangkatauhan, kung di sa paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos, pagdadalisay at ganap na pagliligtas, ay wawasaking lahat. Oo, totoo nga yun. Totoo yun. Malalim ang pagpapasama ni Satanas sa sangkatauhan. Puno ng katusuhan ng mga puso nila. At ang mga ginagawa nila ay tumutugon lang sa sarili nilang layunin. Gaya ng mga opisyal ng CCP na nagsasabing mga lingkod sila ng tao. Nagwawagayway sa watawat ng paglilingkod sa tao. At sumisigaw ng, ang mas mabuting buhay para sa mga tao ang layunin na pinagsisikapan namin. Oo nga. Pero meron na ba talaga silang nagawa para sa mga karaniwang tao? Wala.
Kahit na parang gumagawa sila ng mabuti, pang-political na gantimpala yun. Para sa pagpapabuti ng relasyon nila sa tao. At para mapigilan ang mga gulo at protektahan ang kapangyarihan nila. Tama. Sa mga dekadang nasa kapangyarihan ng CCP, hindi na mabilang ang masasamang gawain nila. Kinamumuhian at nilalabanan nila ang Diyos. At para mapuksa ang gawain ng Diyos, pinagmamalupitan nila ang mga Kristiyano. Oo. Ginagalit nila ang langit at mga tao at sinusumpa sila ng Diyos. Oo. Nagdadala sila ng mga sakuna sa mga mamamayan ng China. Gumawa sila ng napakasamang mga krimen. At talagang silang nagkatawang taong mga demonyo. Oo. Nagsasabi ng mabuti ang CCP pero gumagawa sila ng masama. Oo. Oo. Napakasama talaga ng CCP. Bakit may ilang mga tao ngayon ang hindi nakakakita sa masamang diwa ng CCP? Dahil napakasama ng CCP, napakatuso nila. Kaya syempre, yung mga karaniwang tao, nalinlang nila. Oo nga. Isang demonyong nanlilin lang ng tao ang CCP. Oo. Tama. Kung walang pagbabahagi at pagsusuri, talagang hindi natin makikita ang masamang hangarin ng CCP. Hindi rin natin mapagtatanto na ang mga satanikong pilosopiya at kalikasang ito ang ugat ng pagsisinungaling ng mga tao. Oo. Tama nga yan. Ang mga satanikong lasong ito ang nagtatanim sa atin ng paghahangad ng pakinabang at sa buhay natin. Walang sino mang makakaalam kung ilang beses tayo nagsisinungaling para sa mga interes natin. Talagang sinisira tayo ng mga satanikong pilosopiyang ito. Oo. Tama. Sa pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, nakikita nating talagang ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan at puno ng katusuhan ng mga kalikasan natin. Kahit sa paniniwala natin sa Diyos, may sarili tayong mga layunin. Napakaraming tao ang naniniwala sa Diyos para makakain at tamasahin ang biyaya ng Diyos. Hindi para makamit ang katotohanan, matakasan ng masamang disposisyon o maisabuhay ang tunay na wangis ng tao. Ilang tao ang tumatalikod, gumugugol, nagsisikap at gumagawa para sa Diyos pero kapalit yun ng mga biyaya ng kaharian ng langit. Tama. Dahil doon, kapag dumarating sa kanila mga sakuna o mga pagsubok, o hindi nila nakakamit ang mga inahangad nila, sinisisi nila ang Diyos. Dahil yun sa tusong kalikasan ng tao. Tama. Kaya mahalaga ang paglutas sa tusong kalikasan natin. Tama. Napakahalaga nga nun. Salamat sa Diyos. Dumating ang makapangyarihang Diyos upang ihayag ang katotohanan at maghatol para malutas ang katiwalian ng sangkatauhan. Ito ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Salamat sa Diyos. Sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, sa pagsubok at pagdalisay, nauunawaan natin ang satanikong kalikasan at tusong disposisyon natin. Nakikita ang anlalim ng pagtiwali ni Satanas sa atin, na puno ng kasakiman ang mga kalikasan natin at puno tayo ng mga satanikong pilosopiya at lason. Kaya kinamumuhian natin ang sarili natin at naghahanap ng katotohanan. Mm. At ayaw nang mabuhay sa mga satanikong kalikasan at pilosopiyang ito. Oo. Habang isinasagawa natin ang salita ng Diyos, nababawasan ang mga satanikong pilosopiya sa atin at sa magkakaibang antas na babago ang mga disposisyon natin at nagiging mas tapat tayo. Ang pagkaunawa at pagbabago natin ay ang resulta ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Yun talaga ang katotohanan. Oo nga. Yun talaga ang katotohanan. Oo. Napaka-importante sa atin ang gawain ng paghatol ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papa! Pakawalan mong papa ko! Pakitago mo na yung mga libro. Titingnan ko lang. Hindi siya pwede ulit! Ano bang masama sa paniniwala sa Diyos? Pakawalan niyo siya! Paano naman ang batas? Ano ba? Saan na kayo? Mahuhuna kayo! Saan na? Pakawalan niyo siya! Aprobado ng gobyernong pagiging pastor na. Ba't niyo siya hinuhuli? Pumasok mo na! Shimmy! Inaresto ng mga polis si Pastor Shen ng Xinjiang District Church. Nako. Hinuli pala yung pastor. Lalong lumalala ang pang-aapi ng CCP sa relihiyon. Oh. Sinisira nila maski ang mga Three Self Church at inaaresto ang mga pastor. Gusto nilang ganap na puksain ang relihiyosong pananampalataya. Tama. Kailangan nating mas mag-ingat sa pagpupulong. At kailangan natin ng isang magbabantay. Oo.
Makakapagpulong na tayo ng payapa. Marami tayong mga kapatid na nagbabantay sa labas. Mabuti naman. Simulan na natin ang pagtitipo. Sige. Nung nakaraan, pinagbahagi na natin ang tungkol sa kung paano maging tapat na tao. Kung meron sa inyong may mga tanong na di maintindihan, pwede natin yung pagbahaginan ngayon. Sige. May tanong ako sa pagiging tapat. Paano ba makakapagsagawa at paano makakapasok? At paano malulutas ang katusuhan sa puso? Pwede mo bang talakayin ang karanasan mo rito? Oo nga. Oo, pakitalakay mo naman yun. Salamat sa Diyos. Ibabahagi ko ang tungkol sa sarili kong karanasan. Sige. Nung mga nakaraang taon, naranasan ko ang pagkastigo ng Diyos. Pati ang ilang pagsubok at pagdadalisay. Yung mga tuso kong layunin at satanikong disposisyon ay nadalisay sa ilang sukat. Mas tapat na ako sa mga salita ko at kilos kaysa nung dati. At nagkaroon ng pagbabago ang disposisyon ko sa buhay. Ito ang kaligtasan ng Diyos para sa akin. Oo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga unang taon ng paniniwala ko sa makapangyarihang Diyos, naging masigasig ako at aktibong ginawa ang mga tungkulin ko. Matapos yun, naging pinuno ko ng iglesia. Noong mga araw na yun, gumawa ako mula umaga hanggang gabi para sa iglesia. Dinidiligan at sinusuportahan ng mga kapatid. At nagbunga nga ang mga ginawa ko. Hindi ko napansing naging mayabang na ako. Ang akala ko, mas mahusay ako sa iba. Palagi akong nagpapasikat para hangaan at suportahan ako ng mga kapatid. Kaya di ako nagtuon sa paghahanap ng katotohanan at pagbabago ng disposisyon. At kasikatan lang ang hinanap ko. Kaya nawala sa akin ang gawain ng banal na espiritu. At napalitan ako. Talagang nahirapan ako. Pakiramdam ko, nawala ang reputasyon ko. Ang katayuan at kinabukasan. Halos natanggal ang paniniwala ko sa Diyos. Matapos yon, nabasa ko sa mga salita ng Diyos. Palaging iwinawagayway ng ilang tao ang bandila ng iglesia anumang ginagawa nila. Ang katotohanan ay para to sa pakinabang nila. Walang tamang layunin ng gayong tao. Hindi siya tapat at mapanlinlang. At karamihan sa mga ginagawa niya ay upang hangarin ang sarili niyang pakinabang. Hindi hinahangad ng ganitong uri ng tao ang pag-ibig sa Diyos. Ang kanyang puso ay pag-aari pa rin ni Satanas. At hindi maibabaling sa Diyos. Walang pag-asang makakamit ng Diyos ang gayong uri ng tao. Kung ano ang magiging kapalaran ng isang tao sa katapusan, ay nakabatay sa kung siya ba ay mayroong isang pusong matapat at kasimpula ng dugo. At kung siya ay mayroong isang dalisay na kaluluwa. Kung ikaw ay sobrang manluloko, isang may pusong naghahangad ng masama, at isang mayroong maruming kaluluwa. Kung gayon ang tala ng iyong tadhana, ay tiyak na nasa lugar kung saan ang tao ay pinarurusahan. Kung pinapahayag mo na ikaw ay napakatapat, ngunit hindi kailanman nakakakilos alinsunod sa katotohanan o nagsasabi ng salita ng katotohanan, kung gayon naghihintay ka pa rin ba na gagantimpalaan ka ng Diyos? Inaasahan mo pa rin ba na ituturing ka ng Diyos na katangi-tangi sa kanyang mata? Hindi ba't kahangalan ng ganitong pag-iisip? Nililin lang mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya paanong matatanggap ng tahanan ng Diyos ang isang katulad mo na marumi ang mga kamay? Amen. Salamat sa Diyos. Sa mga salitang paghatol at pagbubunyag ng Diyos, napagtanto kong ang pagtalikod at pagugol ko ay balat kayo sa mapanlinlang kong intensyon. Ginawa ko yon para masayahan ang paghahangad ko ng katanyagan at katayuan. Para magwagi ng mga gantimpala at biyaya ng kaharian ng langit. Hindi upang isaalang-alang ang puso ng Diyos at gawin ng tama ang tungkulin ko. Anong kaibahan ko sa mga ipokritong fariseo o mga relihiyosong pastor at mga elder? Oo nga. Lagi nilang pinapaliwanag ang Biblia para sa iba sa iglesia.
at parang napakabanal nila at nagmamahal sa Diyos. Pero ang katotohanan, di nila dinadakila o pinatototohanan ng Diyos. Hindi nila hinahanap ang katotohanan o ang kalooban ng Diyos sa Biblia. At hindi nila ginagabayan ang mga mananampalataya na isagawa ang mga salita o utos ng Diyos. Sa halip, sinisikap nilang itaas at patotohanan ang sarili nila at hayaan ng ibang sambahin at sundin sila. Ang resulta nun, nang nagpakita ang nagkatawang taong Diyos para gumawa, para protektahan ang sarili nilang katayuan at kabuhayan, marahas nilang nilabanan at hinatulan ang gawain ng Diyos. At pinipigil ang iba sa pagtanggap sa tunay na daan na pagkakasala sa disposisyon ng Diyos. Ang landas na, tinatahak nila ay paglaban sa Diyos. Oo nga. Inakusahan ng Panginoong Hesus ang mga Fariseo, sabi niya, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may magandang anyo sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at lahat na kanumal-dumal." Parang banal ang mga ganong tao at nagpapanggap na mahal ang Diyos. Pero may panilin lang sila sa puso nila. Ang ginagawa lang nila ay pasiyahin ang makasarili nilang mga hangarin. Ang gawaing ito ay panilin lang at paggamit sa Diyos. At nagkakasala ito sa disposisyon ng Diyos. Ang pag-iisip sa mga bagay na ito, ang pumuno ng takot sa puso ko, pakiramdam ko nasa malaking panganib ako. Ang Diyos ay banal at matuwid. Nasusuklam siya sa masama at hindi niya pinapayagang linlangin at labanan siya ng tiwaling sangkatauhan. Gusto ng Diyos na taos-puso siyang paniwalaan at paglingkuran ng mga tao. Ang kaso lang, tinamasa ko ang proteksyon ng Diyos at ang pagtustos ng salita niya. Pero di ako tapat na gumugol sa kanya at nagsagawa ng mga tungkulin ng tao. Sa halip, plinano kong sarili kong interes. Napakatuso ko. At naging marumi ang kaibuturan ng kaluluwa ko. Kahit na ganon, gusto kong hangaan ako ng iba at magaroon ako ng lugar sa puso nila. Talagang wala akong kahihiyan. Tama. Kinamuhian at kinasuklaman ko ang sarili ko. Gusto kong sampalin ang sarili ko ng maraming beses. Nangako ako sa Diyos doon mismo. Tatanggapin ko ang obserbasyon niya at masunurin kong gagawin ang mga tungkulin ko ayon sa hinihiling niya. At kung maghanap uli ako ng katanyagan at magrebelde sa Diyos o linlangin siya, hihilingin ko sa Diyos na disiplinahin niya ako. Salamat sa Diyos. Simula noon, tumuon ako sa paghahanap sa katotohanan at laging nagninilay sa sarili habang gumaganap sa tungkulin. Nang makatuklas ako ng mga tusong layunin na nalangin ako, tinalikdan ng sarili. At nagsimula akong sadyang magbukas, maglantad at magsuri ng sarili kong katiwalian. Unti-unti, hindi na ako nahirapan sa pagpigil ng katanyagan. Ano mang tungkulin ang inayos ng Diyos para sa akin o kung may katayuan man ako, at kung paano man ako tingnan ng mga kapatid, normal kong nagawa ang mga tungkulin ko. Salamat sa Diyos. Naging mas dalisay at tapat ang puso ko at naramdaman kong naging mas maginhawa at malaya ako. Salamat sa Diyos. Epekto itong lahat ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda ng ganong karanasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oo. Sa pagbabahaging to, may daan tayo sa pagiging tapat at pagtakas sa katusuhan sa puso natin. Oo. Ang basahin natin ang ilang salita ng Diyos at lalong lilinaw ang daan natin sa pagiging tapat. Sige! Sabi ng Diyos, sa tuwing gagawa ka ng anumang bagay, dapat mong siyasatin kung ang iyong mga pangganyak ay tama. Kung nakakakilos ka alinsunod sa mga kailangan ng Diyos, ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal. Ito ang pinakamababang pamantayan. Kung sa pagsisiyasat mo sa iyong mga pagganyak, lumabas yaong mga hindi tama. At kung nagagawa mong talikuran ang mga ito at kumikilos alinsunod sa mga salita ng Diyos, kung gayon, ikaw ay magiging yaong nararapat sa harap ng Diyos, na magpapakita na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal.
At lahat ng ginagawa mo ay para sa kapakanan ng Diyos at hindi para sa sarili mo. Sa tuwing gumagawa ka o nagsasabi ng anumang bagay, dapat mong ilagay sa tama ang puso mo, maging matuwid, at huwag pangunahan ang iyong damdamin o kumilos alinsunod sa sarili mong kalooban. Ito ang mga prinsipyo kung saan iginagawin ng mga mananampalataya ang sarili nila. Amen. Ang pinakapangunahing kailangan ng pananampalataya ng tao sa Diyos ay pagkakaroon ng tapat na puso at nabuo niyang inilalaan ang kanyang sarili at tunay siyang sumusunod. Ang pinakamahirap sa tao ay ibigay ang buong buhay niya kapalit ng tunay na pananampalataya, kung saan makakamit niya ang buong katotohanan at isasakatuparan ang tungkulin niya bilang nilalang ng Diyos. Maaari mong ilaan ang iyong puso at katawan at lahat ng iyong tunay na pag-ibig sa Diyos. Ilagay ang mga iyon sa harap niya, maging ganap na masunurin sa Kanya, at lubos na maging mapagbigay sa Kanyang kalooban. Hindi para sa laman, hindi para sa pamilya, at di para sa iyong personal na pagnanasa, ngunit para sa interes ng sambahayan ng Diyos. Sa lahat ng bagay, maaari mong tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang panuntunan, bilang saligan. Sa gayong paraan, ang iyong mga hangarin at iyong mga pananaw ay malalagay lahat sa tamang lugar. At ikaw ay magiging isang tao na nakakakuha ng papuri ng Diyos sa harap niya. Malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang susi sa pagiging tapat na tao ay isang tapat na puso. Sabi ng Panginoong Hesus, dapat nating gamitin ang puso at katapatan sa pagsamba. Sa nakikita ko, matutugunan ng kailangan ng Diyos kung matatakasan natin ang katusuhan. Oo. Isinasagawa ko ang pagiging tapat ayon sa salita ng Diyos. Nagtutuon ako sa pagtanggap sa obserbasyon ng Diyos at nagdinilay sa sarili. Kapag may tusong layunin, nananalangin ako at hinahanap ang katotohanan. Sinusuri ko ang sarili ko ayon sa salita ng Diyos. Dito, malinaw kong nakikita ang ugat ng kalagayan ko, ang satanikong pilosopiya na sinusunod ko. Kung paano yun sumasalungat sa katotohanan, bakit yun kakatwat na kakalimlang? At anong mga panganib ang dinadala nun? Nang maunawaan ko yun, ginanahan akong talikuran ang laman ko at isagawa ang katotohanan. May tama akong layunin sa mga tungkulin ko. Hindi ko sinasaalang-alang ang kinabukasan o patutunguhan, di pinasasayang sariling pagnanasa. At maghahangad lang na tumupad ng tungkulin at maging mapagbigay sa puso ng Diyos. Matapos ko itong isagawa, nagkamit din ako ng ilang resulta. Salamat sa Diyos. Nabago ang mali kong pananaw sa paniniwala sa Diyos. At nawala na ang marami sa mga mali kong layunin. Mas ligtas na at kalmado ang pakiramdam ko. Masaya sa pagsasagawa ng katotohanan at pagiging kasama ng Diyos. Ramdam kong ang mga tapat na tao lang ang totoong tao. At sa ganitong paraan lang tayo mamumuhay sa liwanag ng lantaran. Salamat sa Diyos. Talagang nakatulong sa akin ang pagbabahagi ng mga karanasan niyo sa panahong to. Ngayong may pag-unawa na ako kung paano lulutasin ang tuso kong layunin. At may landas na akong tatahakin. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang manlilikha at tayo ang mga nilikhang tao. Tamang maniwala tayo sa Diyos at tumupad ng tungkulin. Tumanggap man tayo ng mga biyaya o sakuna, may katapusan man tayo o hantungan, dapat tayong sumunod sa Diyos at maging tapat sa Kanya. Oo. Gaya ni Job. Natapat, tuwid, at naniwala sa Diyos ng walang mga karumihan. Binigyan man siya ng Diyos ng mga biyaya o sakuna, hindi siya nagreklamo, pinuri niya ang pangalan ng Diyos. At sa huli, nakamit niya ang papuri ng Diyos. Nagpakita sa kanya ang Diyos at kinausap siya gamit ang hangin. At para yung pakikipagkita sa Diyos ng harapan. Oo. Yun ang nagpakita sa akin ng katuwiran ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa mga tapat na tao. Bilang mga mananampalataya sa Diyos, kung hahanapin natin ang katotohanan, lulutasin ang puso nating layunin at magiging tapat. Wala nang mas makahulugan doon. Salamat sa Diyos. Ang dami kong naging pakinabang sa pagsubok na to. Simula ngayon, gagayahin ko si Job at Pedro. Buong-buo kong ibibigay ang buhay ko sa Diyos. At anumang pagsubok ang dumating, hahanapin ko ang katotohanan, susundin ang mga pagsasaayos ng Diyos, at magiging isang tapat at tuwid na tao.
Sister Cheng, sulat mula sa asawa mo. Dinala ng mga kapatid sa iglesia. Nagdulot sa akin ng ilang paghihirap na masaktan ako. Pero marami rin akong natutunang aral. Yung mahigit isang buwan ko sa ospital ang nagbibigay sa akin ng panahon para makapagnilay sa sarili ko. Nakita ko kung paano nung mga taong naniwala ako sa Diyos, hindi ko hinanap ang katotohanan. Sa halip, tumuon ako sa pagtatrabaho at wala akong lugar sa puso ko para sa Diyos. Tara. Oras na para umalis. Okay. Tayo na. Kahit sinuportahan kita sa pagganap sa mga tungkulin mo na maging mahirap ang mga bagay, natakot ako maaresto ka at pahirapan. At baka maapektuhan ang trabaho ko at madamay ang pamilya. Kaya sinubukan kitang pigilan. Hindi ako kumilos na parang isang mananampalataya ng Diyos. Masasabing ginising ako ng aksidenteng ito. Nakita kong kung nabubuhay tayo sa mundong ito nang walang paniniwala sa Diyos, kulang tayo sa proteksyon niya. At pwedeng kunin sa atin ang buhay natin anumang oras. Ang paghahanap sa katotohanan at pagtatamo nun ang pinakamakahulugang bagay sa buhay. Simula ngayon, gusto ko na rin hanapin ang katotohanan at makamit ang ganap na kaligtasan ng Diyos. Cheng Nu, habang wala ka, ilaan mo ang sarili mo sa mga tungkulin mo. Maayos ang lahat dito sa bahay. Huwag kang mag-alala.